Video na ito mga kabayan, tuturo ko naman sa inyo ang mga trabaho na pwedeng pag-applyan ng mga temporary foreign workers na nag-a-apply outside Canada. Tama mga kabayan, outside Canada po. Good, how are you? Good. You picking up math? Yeah. What age is your student? What grade is your child in? So my son is grade 5A. Yeah, thank you, sir. Yeah, have a nice day. You too. So yan mga bayan, bali nakuha ko na yung test kit. Bali ito ay COVID-19 antigen test kit. Bali since mag-start na nga ng school yung aking panganay, sa Monday, after ng 2 weeks nila na online class, sa dumadami ang case ng COVID-19 dito sa aming province. So, binigyan sila nitong test kit. Pinick up ko ito para itest sila bago pumasok. So, basahin ko na lang ito mamaya pag-uwi. Yan. Bali, kasama ng test kit, meron silang face mask. Meron din disposable face mask na dito sa loob. Yan. Tapos ngayon mga babayan, kung napanood din niyo yung vlog ko tungkol sa mga anak na aking asawa, sa aking pangalawang anak, which is yun nga, made in Canada, sinabi ko doon na free access kami dito sa healthcare. Wala kami binayaran kahit magkano, kahit sa kusing. C-section delivery pa yung aking asawa. So yun, wala kami binayaran kahit magkano, which is napakaganda. Isa yun sa mga privilege ng permanent resident dito sa Canada. So dito ka babayan, once na meron kang health card, meron kang mga chance na maka-avail ka. Like, magpapacheck up ka, hingi ka ng gamot, gagaya nito. Wala kang babayaran. So ito nga, kagaya sinabi ko, or meron multivitamins na iniinom yung aking asawa, which is yung folic acid pag di ako nagkakamali. Ito, hiningi namin ito simula nung siya nagbubuntis hanggang sa ngayon. After niya magbuntis, hinihingi lang namin ito, wala kang binabayaran. So every time na maubo, syempre balik lang, libre naman. So ito mga kabayan, sinasabi ko na makukuha na ko ng free na vitamins ulit para sa asawa ko. Yan siya. So bagong refill na. Yun. Diba napakadali? Napakaganda dito sa Canada. Free item. So punta muna ako dito at bibili naman ako ng cake para sa aking anak dahil 1 month old na aking anak. So yun, yung kagandahan mga kababayan. Kaya, alam nyo, pagdating nyo dito sa Canada, kahit kayo mag-start na, sabihin na natin yung mga trabaho na dinidiscuss natin dito sa vlog, andun yung inyong goal na maging permanent resident pa rin dito. Sinasabi natin, may mga nagko-comment na, hey sir, pwede ba maging permanent resident kahit ganito, temporary foreign worker, high school graduate. Alam nyo mga babae, napakadaming mga pathway or programs ngayon dito sa Canada, which is pagdating ninyo dito, yun, mauunawaan ninyo, pwede kayong magtanong-tanong sa mga kababae na nandito dito sa Canada. May mga agency rin dito or may mga immigration consultancy na syempre legit na nandito dito sa Canada, pwede din kayong magtanong. Or kung may mga kakilala kayo same pathway din, makakatulong sa inyo para ma-discuss ninyo or para magkaroon kayo ng clarification kung ano yung program ninyo once na makarating kayo dito sa Canada para maging permanent resident. May nag-comment kasi dito sa ating isang latest video sa Cleaner na ang tayong Manila, Palaway. Hindi ko alam, sabi ng Palaway lang yan ng mga ito na hindi naman talaga totoo dahil ang kinukuha lang daw ng mga Canadian employers na temporary foreign workers is yung nandito dito na sa Canada. Alam nyo mga kababayan, opinion ko doon, syempre hindi ko naman kasi masisisi din yung mga kababayan natin na hindi nakahire dito sa job bank. So ngayon na dito na ako sa Canada, which is may mga idea na ako, kaya sineshare ko sa inyo. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, mayroon nagko-comment na kinukuha lang daw ng mga Canadian employers na temporary foreign workers is yung mga trabahador o yung mga applicant na nandito na sa Canada. Kaya nga po dinidiscuss namin sa aming vlog, kung masusundan ninyo, makikita ninyo yung pag-filter lalo-lalo dito sa job bank kung saan kayo makakita ng mga trabaho o yung mga Canadian employers na nag-hire talaga ng mga temporary foreign workers outside Canada. So be patient lang po at saka think positive lang po tayo, sipag at tiyaga sa pag-apply dito sa Canada dahil sa totoo lang kabayan, hindi ganun kadali ang mag-apply dito sa Canada. Pero worth it naman yung hirap at sakripisyo ninyo once na makarating ka dito sa
Canada. Which is dito sa Canada, ang mga trabaho ng mga pumakababae is paulit-ulit lamang. Kaya panoorin niyo yung video na to dahil tuturo ko sa inyo yung trabaho na pwede niyo pag-apply papunta dito sa Canada. So, punta pa rin tayo dito kabayan sa Jobbank. Type pa rin natin jobbank.gc.ca. Yan po. So, sa pagkakataon itong mga kababayan, hindi po natin, wala tayong ilalagay dito sa what or sa where. Click lang po natin itong kabayang nakalagay dito na featured. Find jobs and resources for temporary foreign workers in Canada. So, click lang po natin yan. Yan. So, makikita ninyo dito mga kababayan, mayroon dito nakalagay na 3,900 plus na job postings. So, bago buksan natin yung mga kababayan, may babasahin lang po ako sa inyo na sinasabi ng Jobbank. Scroll lang po natin dito sa baba. Halagay po dito na you will get a formal job offer letter if the employer wants to hire you. People often apply for many jobs before they are hired. So sa mga kababayan po natin dyan na nagtatanong o naiinip mas na nagpasa o nag-apply sila dito sa Jobbank, sinasabi nila na wala namang nagre-reply o wala namang sila natatanggap na feedback sa mga in-apply nila employer. So nakalagay naman po sinasabi ng Jobbank na pwede kayong mag-apply sa mga iba't ibang job posting na qualified po kayo. So para malinaw tayo mga kabayan, pwede po kayong mag-apply ng gano'ng karami basta qualified kayo dito sa Jobbank. So click lang natin itong search 3,900 something na job postings. So napakarami po nito mga kababayan. So ang hinahanap po natin is yung mga job posting or mga job vacancy para sa temporary foreign workers na nag-hire outside Canada. Ito po ang didiscuss natin ngayon. Bali, na-search ko na ito mga kababayan at meron tayong mga nakita na ilang mga job opportunity na pwede nyong pag-applyan kung ikaw ay outside Canada. Ang una pong trabaho mga kababayan na pwede nyong pag-applyan ay ang General Laborer Farm. So, ang trabaho po ito ay na-post noong December 14, 2021. Ang employer po ay ang Powerline Pork Inc. Ang location po nito ay sa Albany, Prince Edward Island. Malapit po dito sa company na pinatrabahohan ko ngayon dito sa PEI. Ang sweldo po is $14 per hour for 40 hours per week. And then, permanent employment full-time. Tapos dito po, yun po, tatlo po ang kailangan nila. So kung mapapansin ninyo mga kababayan, yellow arrow pa po ito. So naghihintay pa po ang employer na ma-approve yung kanyang in-apply na LMIA. So sa job requirements naman po, siyempre ang language po English. Sa education po, no degree, certificate or diploma or equivalent experience. Sa experience po ay no experience. Specific skills, pakibasa na lang po mga kababayan. So dito kababayan sa type of farm operation, hog and pig farming. So, ang company pong ito mga kababayan, business nila is about sa mga baguyan. So, yun nga, sinasabi dito, hog and pig farming. Yan, kababayan, nakalagay dito, who can apply for this job? The employer accepts application from Canadian citizens and permanent residents of Canada. Kami po yan na nandito dito sa Canada. Pero, nakalagay din po dito, other candidates with or without a valid Canadian work permit. So, kagaya na sinabi ko kababayan sa previous vlog ko, ang ibig sabihin po nitong with Canadian work permit is sila po yung mga temporary foreign workers na nandi dito na sa Canada na nagtatrabaho sa ibang employer. Pwede po silang lumipat dito sa company na to kung gusto po nila. Nakalagay din po dito na without a valid Canadian work permit. So ito naman po kababayan sa mga temporary foreign workers outside Canada. So yun po, para malinaw po ulit sa mga hindi po nakapanood ng previous vlog ko about sa cleaners. Kung makikita nyo dito mga kababayan, ang job na ito advertised until February 11, 2022. Kaya pwede na po kayo mag-apply hanggat hindi pa po expired yung job posting. Paano naman po kayo makapag-apply? Click nyo lang po itong show how to apply. So yan, mga kababayan, malinaw. Isa na po yan sa trabaho na pwede nyo pag-applyan na nag-hire ng mga temporary foreign workers outside Canada. And then, ito naman po isang mga kababayan ay ang construction laborer. Posted naman ito sa noong December 23, 2021. Ang company po ay Dillon and Brar Construction Ltd. Ang location po nito ay sa Surrey, British Columbia. Ang sweldo po is $21 per hour for 40 hours per week. Permanent employment din po, full time. Dalawa po ang kailangan nila. Then sa job requirements naman po, syempre English. Sa education, no degree or certificate or diploma or equivalent experience pa rin. Sa experience, no experience pa rin po. Pakibasa na lang po kababayan dito sa specific skills, weight handling, on-tools equipment, sa mga iba pang information regarding dito sa job posting na to. At kagaya po ng una, pwede pa rin po
kayo mag-apply sa mga kababayan natin na temporary foreign workers kung outside Canada, pwede po kayo mag-apply sa trabaho na to. At ang trabaho pong ito is advertised until February 19, 2022. Click nyo lang po itong show how to apply and then pwede po kayo magpasa ng inyong resume with cover letter dito sa email address po ito. And then ito pa mga kababayan, meron pa pong isa, dairy farm worker. So ito naman po mga kababayan, ang location po sa Atwood, Ontario. Ang sweldo po $16.50 per hour for 50 to 65 hours per week. Medyo mahaba-haba ito mga kababayan. Pero syempre ano ba yung gusto natin? Yung may overtime at syempre mas malaking oras para mas malaki ang kita dito sa Canada. Sino po naman ang hindi may gusto na magkaroon ng malaking kita? So okay na okay po ito mga kababayan. And then permanent employment full time. Tapos po dito, dalawang vacancy lang po ang kailangan nila. So ito mga kababayan, compared dun sa dalawang trabaho na naunang diniscuss natin, ito pong employer dito is meron na po silang approved LMIA. Kung makikita nyo kababayan, nakalagay po dito ay ang requirement po sa language ay English, education, no education pa rin po at no experience. So pwede pa rin po kayo mag-apply sa mga kababayan po natin, temporary foreign workers outside Canada. Pwede po kayo mag-apply dito. Then ito po yung kanilang email address. Advertise itong trabaho na to until February 3, 2022. So yan mga kababayan, patatlo na po yan. So doon naman po sa mga kababayan natin na may mga experiences at gusto mag-apply pa rin dito sa Canada, meron po tayong dalawang trabaho na i-share pa rin po natin. So meron po tayo dito ang food service supervisor. Ang location po nito ay sa Edmonton, Alberta. Ang sweldo po is $17 per hour for 35 hours per week. Permanent employment full time. Apat po ang kailangan nila. So approve na po yung LMIA ng employer. Then click lang po natin yung kanilang mga job requirements. English. Sa education po, secondary, high school, graduation certificate or equivalent experience. Sa experience po, 2 years to less than 3 years. Pakibasa na lang po ng ibang information. Kung makikita nyo dito mga kababayan, pwede po mag-hire ang employer ng mga applicant outside Canada pa rin. Click nyo lang po itong show how to apply kung saan po kayo magpapasa ng inyong resume. So ito po ang kanilang email address. Trabaho po ay advertised until February 19, 2022. So pwede pa po kayo mga kababayan mag-apply. Abot pa po kayo. So ito naman po kababayan yung dairy herd person. So posted po ito January 15, 2022. Ang location din po nito is Alberta. Permanent employment full time. Tatlo po ang kailangan nila. And then approved na rin po yung LMIA ng employer. So pwede na po sila mag-hire ng mga temporary foreign workers outside Canada. So tingnan natin yung job details or yung job requirements. English po ang language syempre. And then sa education po, college, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 1 year to 2 years or equivalent experience. Ang experience naman po dito, 1 year to less than 2 years. Specific skills monitoring animal health. So pakibasa na rin po ng ibang information. Dito lang po kababayan sa area of specialization, dairy cattle. So bakahan din po ito mga kababayan. And then same pa rin po, nag-hire po sila ng mga temporary foreign workers outside Canada. Click nyo rin po itong show how to apply para makita ninyo yung email address kung saan po kayo makakapag-apply. So may nakalagay dito kababayan, how to apply instructions. Here's what you must include when submitting your application. Yung cover letter, references, attesting experience. So, kailangan yung mga kababayan na meron kayo ditong mga certificate of employment. And then, ang tupong trabaho ito is advertised until February 14, 2022. So, yan mga kababayan, yan yung mga ilang trabaho na pwedeng pag-apply ng mga temporary foreign workers outside Canada. So marami talagang trick or paraan ng paghahanap dito sa job bank ng mga trabaho. Kaya sana nakakatulong sa inyo yung mga tutorial na ginagawa natin dito sa ating channel. Kaya don't forget to like this video and subscribe to my channel, Matwits TV. And hit na yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating uploads para sa mga latest job opportunities at sa mga immigration tips and pathways na pwede makatulong sa inyo sa pag-apply dito sa Canada. So yun lang mga kababayan para sa video na to at stay safe!